以了。So, tayo tagal ko na rin hindi nagagamit yung WhatsApp Ketchup, no? Ay, kasi, WhatsApp mga kamote yung, yung ginagamit ko palagi. So, mga kamote, ano balita? Ano balita sa inyo ngayon? Term na ano balita, hindi ko po ginagaya si Paolo Tumenes, ha? Yung ano balita talaga na term is, palagi mo talaga maririnig yan sa barko kapag, halimbawa, kapag nagkasalubong kayo sa alleyway or somewhere sa part ng barko, sabi yung isang crew na, ano balita? So, yun, parang nakasanay, parang expression na rin namin. So, and thank you, and thankful ako kasi nakabot tayo ng 14,000 subscribers. Hello guys, thank you so much. Okay, so sa itong vlog, usually sa mga vlog ko is mga 30 minutes or more yung vlog ko. Pero dito, na-try ko talaga iksiyan yung vlog ko. So ngayon, habang nag-scroll ako, ay meron ako nakita mga comments na which is na parang hindi maganda sa mata ko. And hindi naman ako galit or something sa kanila. Kasi alam ko naman na wala silang alam kung ano yung trabaho namin sa barko. At hindi masyadong ganun ka-transparent yung buhay ng seaman sa mga tao. So hindi natin lahat mapipease or hindi natin lahat mababasa yung isip ng mga tao. So, meron dito, sinabi niya dito is, pansin ko lang, without any offense, the nature of work is more utility or job cleaning facilities lang daw. That even a high school graduate can able to do that job as long as he is physical and mentally fit. Bakit pa kailangan magtaroon ng 4-year course? So, sa comment na to, i-explain ko lang kung bakit talaga namin mag-aral ng 4-year course daw. Actually, 3-year course lang yung required sa amin. Mga 4-year course is sa mga ibang sub ibang course yun ate, di ba? Okay, so totoo, tagalinis naman talaga. Totoo lang. Kasi wala sa crew namin or sa crew ng barko, walang janitor dun na pwedeng maglinis ng barko. Wait, sa-search ko dito kung meron janitor, ha? Okay, sa-search ko dito, ha? Kasi sinasabi na si Raymond Gozom to, ha? Nag-name drop na. So, sa-search ko dito. So, ayun, wala akong may nakitang janitor or tagalinis sa barko. Oh. So, sino-sino lang ba yung maglinis sa barko? Kami-kami lang din. At sa video ito ay gusto ko lang naman kayo ma-educate or gusto ko ipaalam sa inyo yung trabaho namin. So, kung gusto niyo pa or gusto niyo talaga malaman, just keep on watching this video, guys. At sa kung hindi, okay lang naman. Skip nyo lang or wag na kayong manood. Wag lang kayong mag-dislike. Wag lang kayong mag-dislike ng video, guys. Kasi may nag-dislike eh. Kita-kita yung nag-dislike eh. Ano ba, noong nakaraan naisip ko, what if gumawa kaya ako ng series o parang episode sa channel ko? Yung una ko kasing channel or series na nagawa dati is 10 utos ko ata. Matagal na yun, mga 7 months ago na. So, naisip ko na dagdagan siya. At may naisip ako ang pangalan sa aking series. At ito ay, at naisip ko lang talaga na simulan ngayon. At ito yung Barko Series. Episode na to ay gagawa ko ng mga tips or mga lahat ng bagay na pwede niyong matutunan bago kayo mag-onboard or sa mga kadete dyan or first-timer seafarers na gustong magbarko. I hope this video ay or yung video na to ay makakatulong sa inyo bago kayo umakyat ng barko. Sa series episode na to ay sisimulan ko sa ship's crew and job responsibilities. Dito, i-share ko sa inyo or itatopic ko kung ano nga ba yung actual na ginagawa ng mga seafarers. Kasi sabi doon sa comment, galinis lang daw yung seafarers. At nagtataka siya kung bakit pa kailangan mag-aral ng 3-year course. So, meron ako dito. And disclaimer lang pala, yung topic na i-share natin sa video to ay about deck lamang or sa deck ratings lang. Wala akong alam sa engine or engine department. So, kung kinakailangan nyo ng engine department ng mga So, yun nga, kung gusto nyo magtanong, kasi hindi ko talaga kapisado yung engine department, yung forte ko lang is yung deck lamang po, mga kaibigan. So, kung kinakailangan nyo po magtanong or something na gusto kayong tanungin or may mga katanungan kayo about engine department, pumunta lang kayo kay Aero, kay Brian Edward, tsaka kay Chip McCoy at kung sino man yung vlog squad dyan. And by the way guys, please like our page, Seaman Vlogs What. Ililink ko yan down here in description box. Please like lang. Nakata siya. Sisimulan natin sa ratings. Hindi lamang sila ay ratings lang. Okay, or hindi lahat. Bawat tao sa barko ay may mahalagang role. Kaya huwag natin ilalang lang or kahit ano man dyang job. Yung order pa na ranks na ibibigay ko dito is yung order lang nung binabaan ko na barko. Simula natin sa messman. Ano nga ba yung trabaho ng messman? Ito talaga siya ang tagalinis. Pero hindi ng buong barko. Siya ay ang assistant cook ni chief cook. Siya lahat nag-slice. Sa Tagalog, slice ka na.
siya din yung tagahiwa. Siya yung tagahiwa ng mga ingredients na lulutuin ni Chief Cook. At sa mesman, kailangan talaga nag-graduate ka ng HRM or something management para makapag-mesman ka sa barko. Sunod dito is yung Chief Cook or si Mayor. Mayor niya. Siya yung tagaluto ng... Siya yung tagaluto sa barko. Siya yung lahat na decide kung ano ba yung menu for today. At siya rin yung tiga-budget ng barko. Kung ilang buwan ba kayong maglalayag, siya lahat mag-budget niyan. Siya maglalagay sa provision kung ilang money of ano ba. Siya yung nagbabudget kung magkano nga ba, kung magkano lang ba yung budget ng isang crew sa isang araw. Siya rin yung magbabudget kung... Yun nga, siya lahat nagbabudget. Siya lahat nag... Hindi siya tagahawak ng pera, pero siya lang yung nagre-request ng mga pagkain kung ano ba yung pwedeng ma-request. So dito ay yung Decadet, no? Yan yung binabaan ko na rank is yung Decadet. So sa mga nagtatanong pala kung ano yung rank ko ngayon, I am a former Decadet. Yan, sa binabaan kong barko. Alam niyo na, hindi ako expert sa mga ganito or sa pagtatopic ng mga ganito kasi 1 year or 12 months pa lang ako on board and marami pa akong kailangan ma-learn. As a cadet, yung trabaho ng cadet doon sa barko ay siya yung assistant trainee ng mga officer. Siya yung training for a future officer. Naglilinis ako or naglilinis kami ng, for example, ng bodega. Nung nakita nyo sa nakaraang video ko, naglilinis kami kasi part yun ng trabaho or job order ni chief mate na kailangan naming sundin. Kami rin yung nag-maintenance ng barko, kami nagpipintura, lahat mga kalawang lahat. At yung kadete din, ako dati, yung ginagawa ko, ako yung gumagawa ng overtime namin. Kasi yung overtime, isa siya sa mga pinaka-critical na paperwork sa barko. Kasi yan talaga yung chine-check ng port state or ng mga inspector kapag merong, or kapag mag-dedicate kami ng port, yan yung chine-check ng overtime. Kaya brainstorming din at saka mahirap gumawa ng overtime. Lalo na kapag, so sunod is yung OS. Iba't ibang uri ng OS. Yung meaning ng OS is ordinary seaman. Siya yung kasunod ng Decadet, pagkatapos ng Decadet, OS. Yung gawain ng mga OS, siya yung assistant dito ni Boson. Part siya ng mga tagalines or ano rin, trainee rin siya para maging AB. Sa barko ko ay meron kaming isang OS lang. At sa ibang barko meron din tatlo. So maraming OS, the better. Sunod is yung tatlong AB, kung saan sila yung mga driver ng barko. Sila po yung mga AB, sila yung nagtitimon ng barko kapag channeling or may transit. Sila talaga yan. Sila nagtagahawak or sila tagahawak ng steering wheel. At meron silang officer na nag-guide sana sa gilid or nagko-command. Sa pagkasabing AB, sila yung driver talaga ng barko. Sila din yung ano, quartermaster. At yung mga AB din, sa mga gawain nila sa pang-araw-araw sa barko, ay nagbi-maintenance din sila at assistant din ni Boson. So next is Boson or siya si yung mestro amo ng barko. Akala nyo sa lupa lang may mestro din sa barko. Siya yung assistant ni chiefmate talaga sa mga maintenance work nila. For example, merong ipapagawa si chiefmate na, for example, meron siyang ipapipinturahan na part ng barko. I-re-relay yan kay Boson tsaka i-disseminate din ni Boson sa amin, mga crew sa aming daily job. So dito, meron na akong ditong sinerge kasi hindi ko okay. Gigil na gigil talaga ako kung bakit daw kailangan mag-aral pa ng 3. Okay. Don't know what I love. So dito, next is third officer or third mate. Basahin ko ah. So sa mga duty ni third mate, siya yung nagme-maintenance ng lifeboat. Siya yung in-charge dito. Siya yung nag-agrasa every month, every week. Siya nag-check din. Kaya yung nag-check ng mga fire extinguishers kung kailan ba mag-i-expire o kailangan pang i-refill. So, siya din yung nag-prepare ng mga reports, mga drill reports, no? Ang hirap kaya mag-prepare ng drill reports. Tapos siya rin yung nag-handle ng mga court papers kapag merong inspector na akyat sa barko. Third mate. Kumbaga si third mate ay siya yung executive assistant ni kapitan. So lagi nandiyan si third mate. Siya yung hinahanapan ng mga papers. Kinakabisado niya lahat. Assistant ni chief mate. Assistant siya ni chief mate kapag nag-load kami ng cargo. Siya yung nagmo-monitor ng mga cargo kung ilang tons na ba. O alam niyo yun, tons. Totoo. Kami rin yung nagka-calculate yan. Itatopic ko yung mamaya kay chief mate. Si chief mate yung pinakamahirap na gawain dito. O yan na, kailangan mag-aral to your course. Si third mate din yung kasama ni kapitan kapag nag-maneuver or didikit na yung barko at saka mag... Yung term kasi namin sa didikit ay yung mag-attract na yung barko at saka mag-disattract ka. I-search nyo yun. So yung sunod dito is si second officer o second mate. Ang duty naman is second mate ay siya yung sa passage planning. Ano ba yung passage planning? Siya yung nagpa-plan kung anong voyage or route na dadaanan namin. Kasi siya rin yung may alam or may hawak na ikdis. Although lahat naman ng officers may alam sa ikdis. Pero mas forte talaga ni second mate yung ikdis or yung voyage plan. Kasi mayroong mga mabababaw or shallow waters or mga shallow waters. Alam niyo si Gundo yan. At yan, siya rin yung nagagawa ng mga waypoint kung saan. Raymond!
Raymond. So Raymond, i-explain ko sa'yo kung bakit tagalinis lang yung seaman ha, tagalinis lang. Second officer, siya yung nag, sinabi ko nga kanina, siya yung nagpa-passage planning. Inaalam niya kung saan bang tamang route or traffic separation. Kung alam mo pa yung sinasabi ko, siya yung nag, si second officer din, siya yung doktor ng ako. Nag-detaining si second mate ng Mega or medical care member, medical first aid. Kasi siya, kung ano man yung aksidente yung mangyari, wala naman sana, no? Siya yung nag-assist or nag-a-act as a medical officer nandito. Yun, marami din gawa in office ni second mate. Siya rin yung nag-dunod reports, testing equipment na lahat ng mga bridge, no? Galinis lang yung seaman, no? Next is chief mate. Chief mate or chief officer holds a deck class 2 certificate, blah, 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 sa mga certificates yan. Load and discharge the cargo, prepares loading and discharging plans for cargo. Ito yung pinaka, ano, critical situation din si shipmate kasi siya yung nag-decide kung ilang tonelada ba na kargada na ipipil sa barko. Ang hirap dun. Siya nag-prepare ng mga de-ballasting at saka ballasting din para mag-stabilize yung barko. Siya lahat nag-iisip nun kung paano niya ma-stabilize kapag maalon yung barko. Inaaral yan. Meron siyang libro yan sa barko. Hindi ko lang na-check dati nung kadete ako. So bali si chief officer, siya yung in-charge sa amin lahat. Wala sa akin, Decadet, OSAP, Boson. Hanggang Boson. Siya yung overall in-charge sa mga tao. Kung ano man yung mangyari dyan, si chipmate yung, basta siya yung in charge. Maintenance. Siya rin sa maintenance, overall maintenance ng barko. Chipmate lahat ng nag-aasikaso niyan sa mga, sabi ko nga, nagpapapintura, may kailangan katokin ng mga kalawang, siya rin yung nag, at saka sa anchoring. I-share ko lang anong konti. Yung anchoring kasi, critical dito kasi siya rin yung lahat. Siya rin yung nag-estimate or ilang chain ba or ilang shackles ng chain ba yung ilalaglag sa barko. Kasi napakakomplikado talaga ng course namin eh. Hindi nyo lang alam. And last, si kapitan or master. Yung trabaho ni kapitan is overall siya talaga yung take over ng barko. Kaya ito si kapitan, ito si chief engineer. Siya lahat nag-in charge kung ano man yung mangyari sa barko. Commands the ship, he should be present on bridge while arriving yan. Siya rin kukomand ng barko kung ilang course ba yung gagamitin, ilang speed ba yung gagamitin. At yun, siya rin yung bahala sa mga navigation officers and handling ship during heavy traffic. Implements law and order of the ship. Siya rin yung nag-implement ng mga order dun kung ano ba yung pwedeng gawin at kung ano ba yung mga limitasyon namin mga seaman. Even though si chief engineer daw yung in charge sa barko, si kapitan pa rin lahat. Siya pa rin yung nag-approve or nagpipirma. Take disciplinary actions. Yan, marami yung gawain ng kapitan. Kaya huwag yung sabihin na yung nature program na naglilinis lang. Hindi ako naggaleta, nagpapaliwanag. I'm just educating Raymond Cuso. Please video is for you. Thank you, bro. Thank you, bro. At nagka-content ako dahil sa'yo. So, yun. Yun lang yung itatopic natin ngayon kasi wala na akong masyadong alam pa or hindi ko alam kung paano ba i-explain sa inyo. Ano ba yung mga specific na ginagawa namin sa barko? Basta tagalinis kami, no? Tagalinis lang kami. Yun, tagalinis lang kami. So, sa lahat ng mga sinabi ko, baka sabihin nyo na naman na tagalinis lang kami, no? Wait, ulit. Redundancy. Kaya kami naglilinis. Ito talaga, kaya kami naglilinis ng bodega. Kasi binabayaran kami dyan ng owner ng barko. Dyan kami nagkaka-extra or something, may bayad yan or sa iba wala. Pero kami may bayad. Kami din yung naglilinis ng kabina namin, yung mga Indodoro, lahat-lahat. Kasi wala kaming janitor. So sa mga nagko-comment dyan, naiintindihan ko naman kayo. Hindi ko naman kayo masisisi kasi nga wala kayong alam or yung nakikita nyo na naglilinis kami is 30% lang yan ng mga trabaho namin sa barko. Kung nyo kami usgaan o magbigay ng opinion nyo sa amin, isipin nyo na kami ay tao lang din naman na nagsasakripisyo ng buhay namin para sa pamilya. Ganon kaimportante sa kanila yung pamilya nila, hindi nila gusto mabuhay, naghihirap yung mga anak nila. Kaya kami nagsusumikap para magkaroon ng magandang buhay. Kaya hindi ko masasabi na mayaman ang seaman, parehas lang din kami sa mga tao na nagtatrabaho sa lupa. Kaya nga lang sinabi ko, magtatrabaho pa ba kami kung okay naman yung buhay namin? Hindi ako nagpapawa sa inyo or about trabaho namin na. Gusto ko lang naman kasi malinawan o maging transparent kayo sa lahat. Kasi yung iba akala nila nagbabarko, akala nila trip lang. Natulog sa gabi, nakalutang kayo. Natulog sa gabi na nakalutang yung bahay nyo sa tubig. Imagine nyo yun, is no joke. Lagi ko talaga sinasabi ng panganib ay laging nandyan sa amin. Ang buhay kasi namin bigat sa barko at malayo sa pamilya. So, para lang yung backpack sa likod namin. Na habang dinadala namin, tapos lahat ng panghusga or lahat ng masasamang salita na binabato nyo sa amin ay nagdadagdag lang sa bigat ng backpack na kinakarga namin. So, pinipilit namin kunin lahat ng mga mabibigat, pero patuloy pa rin kayong nagdadagdag. So, lalo na bibigat. Bago nyo kami usgahan, tingnan nyo muna yung sapatos na suot nyo, mga cellphone at gadget nyo, sakyan at kung ano pang mararangyang bagay sa paligid nyo. We are not
mere workers. We work for the economic growth of our country, Nax. Kami ang nagdadala ng important stuff from other places to you, and we do our best to serve you. Think of us more than just seafarers traveling the world. We sacrifice our lives, time, and moments with our loved ones. You can never deny the fact that without seafarers, our life wouldn't be as comfortable as it is right now. You should never stereotype all seafarers. Yes, old school seafarers may have done stuff before, but made you judge us, but we have learned from it. This time, we know what is right from wrong and expect that seafarers nowadays are more cautious and in their actions. We are more than your judgment. We are the so-called bagong bayani for a reason. What we need in this world right now is love and understanding. Time you see a seafarer, talk to them or even just message them on FB. Yun nga, itry nyo kamustahin yung mga seafarers kung okay lang ba yung trabaho bago kayo magsalita na kung ano-ano dyan. Okay? Amen? Amen! Amen! Yun nga lang muna, guys, for this Barco Zeros episode. No? So, ito yung mga kasama ko. So guys, kaya po tayo dito. Yan. So dito kami na, thank you so much Bea for the place kung saan kami pwedeng mag-shoot dito. Anyway, Roselle, Ben, Luigi, and Kyo are now shaking. So yun guys, thank you so much. I hope na may mapulot kayong lesson sa ating bagong content. No? So thank you so much guys for always subscribing and supporting my content. At nagpa-plano ako na gumawa ng bagong channel, which is yung Zigabales lang. Or follow nyo ako sa Instagram guys, yun yung username ko. So gagawa ako ng bagong vlog channel. Ito yung sa Zigabales, ilalagay ko lahat ng mga vlog videos ko. Mga lifestyle vlog videos, lahat-lahat na hindi related sa barko. So hope you will support me.